Rahman Orang Espiritu Santo. Tumayo ang Panginoon. At subaybili. Mga kapatid, ngayong unang Miyerkules sa buwan ng Nobyembre, no? Sama-sama natin bilog, no? Noong November 1, ay pumunta na para magdasal ang ating mga mahal na Yumao. So, yun magiging na isama natin sa aming mga intensyon. Masinanawa ay mga Panginoon sa mahalan ng Diyos. Lubos ang isang pangamit ang buhay na sinanako ng buong kapal. Ang buhay na walang nausap kayo na ipangulungo. So, lahat na ito ay inulungulong natin para parang puti naman. Malupang maging karapat-dapat tayo lumanap, pagsisiga namin ang ating mga kasalanan at mga pangkukulang. Inaamin ko sa kapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubabang nagsasala sa isip, sa salita, sa buwa at sa ating pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga mahal, at sa inyo na mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawalan tayo ng mga kapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at paglubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawalan ka. Panginoon, kawalan kami. Kristo, kawalan kami. Kristo, kawalan kami. Panginoon, kawalan kami. Panginoon, kawalan kami. Ama namin, mga Panginoon, panatilihin, please repeat after me. Ama namin, mga Panginoon. Panatilihin mo, lumulubog sa iyong sambayanan ang iyong Espiritu, kumuspos na obispo si San Carlos upang kami laging magkaroon ng pagbabago at ikapagiging kawangis ng anak mo. Para may pamalas namin ang kanyang mukha sa mundo. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawa ng hanggan. Ang taong tunay na mahabagin mabait.
Tanging mga angkal ay pinagpapala. Ang taong matutuloy na matuwid ay mahabalik-babalik. Ang taong matuwid, malibait at habag. Kahit sa madilig, taglay ay liwasas. Ang mapagpausang naging mapalas kung sa harap buhay siya'y laging tapat. Ang pagiging matwid ay di nagwawakan. Doon karangalan siya'y itataas. Ang pagiging matwid ay matwid na pagiging. Po ang lahat. Ano ba?
basta ang buhos ng lahat ng utos ay pag-ibig. No? So, yun ang pinakabuhos ng lahat ng utos. Kaya ka sumusunod sa utos ng Diyos ay gawa ng pag-ibig. Kaya ka rin sumusunod sa utos ng mga magulang mo ay gawa ng pag-ibig. Kasi yan ay yung mga utos ay inilagay para ipakita ko ang iyong para ang iyong pagtulong ay dalisay sabagat ito ay humahantong sa pag-ibig. So, kung talagang mahal mo yung kapwa mo, hindi mo siya nanakawan. Di ba? Kung mahal mo yung kapwa mo, ay hindi ka magsisinungaling. Kung mahal mo ang Diyos, ikaw ay igagalang mo ang Diyos. Kung mahal mo ang Diyos, magsisimba pag-araw ng Adyes ng pamilya. So kaya, ang pinakabuhod ng lahat ng utos ay gawa ng pag-ibig. So kaya ka sumusunod sa mga utos ay gawa ng pag-ibig. So yung buhod na may kalimutan, kasi kumisan tayo sinasunod na wala na ang pag-ibig. Kumisan na wala yung pag-ibig. Kasi kaya ka lang sumusunod sa simbahe. Matatakot ka. Matatakot ka na ikaw ay magalitan. Matatakot ka lang sa nagaw maaaring ikaw ay ikulong. O matatakot ka lang ang gawa ng ikaw ay parurusahan. So, yun ay bahagi po na pagsunod sa mga utos. Pero huwag natin nakalimutan na ang mga pagsunod sa mga utos din na utos ng Diyos, utos ng inyong magulang, utos ng inyong guro, ano? Utos ng inyong presidente, utos ng inyong mga nakatatanda, at kaya ang sinusunod ay huwag kalimutan na ito ay may kaakibat na ano dapat? Ano kaakibat? Pag-ibig. Tayo susunod sa mga utos out of love. Gawa ng pag-ibig. Mas naging madali. Mas naging madali ang pagsunod kapag may kaakibat na pag-ibig. Kasi ulitin po, yan din po yung pinakasamay. Yan din ang pinakabuhol kung bakit ka susunod. Gawa ng pag-ibig. At sino yung muna natin naibigin? Sino muna ang ating naibigin? Kaya kung medyo marindi yung ibanghelyo namin sa araw na ito na ating narinig, ano ang sabi ko sa ating ibanghelyo ngayon sa araw na ito na ipinahayag ko sa akin na ating Panginoong sa Kristo ayon kay San Lucas, ano? Ang sabi ay, ang pag-ibig na ito ay dapat una at higit sa lahat para sa Diyos. Kasi ano sabi ni Jesus? Ang sino mang umiibig sa akin ng kanyang magulang na higit sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. So kapag hindi mo magulang mo,
kaysa sa cross ay hindi tayo marapat dapat sa cross. Ano dapat? Ang ibigin muna ay ano, bago ang magulang, ano? Ang Diyos, no? Ang umibig ng inyong sarili, no? Ng ibig kayo sa Diyos, no? Kaya ko sabi ang buong kapal, hindi ka karapat dapat. Kaya sa pag-ibigin mo sarili mo ng ibig sa Diyos, no? Ay, makakarapasan na ba sa kanilan ng Diyos? Kapag inibig mo sarili mo ng ibig sa pag-ibig sa Diyos, makapapasok ka ba sa kaharian ng Diyos? So, ano ang unang iibigin? Ang Diyos ang unang iibigin. Kapag ba inunaw mo ang Diyos, hindi mo na iibigin ang sarili mo? Pwede mo na iibigin ang sarili mo. Kapag inibig mo ba ng Diyos, hindi na ba pwede ibigin ang magulang mo? Oo. So, ano ang una na? Uunahin ang Diyos. Uunahin ang Diyos. Ano ang ika unahin ang kung saan ay nagiging magaan? Bakit? Bakit sinabi ni Jesus na unahin natin ang Diyos sa magat? Makikita natin, no? Makikita natin kung natinigit ng mga unawaan ang tunay na pamamahal. No? Kasi pinakita sa akin ng Diyos, no? Kung paano niya tayo iniibig. No? Saan ang pinakita ng Diyos yung kung paano niya tayo iniibig? Saan ang pinakita ng Diyos kung paano niya tayo iniibig? Alam niyo ba kung saan ang pinakita ng Diyos? Kung saan tayo niya ibig? Kung Diyos ay marami, no? Marami ang pamamaraan. No? Sa mga bagay na aming nakikita sa daigdig na ito, no? Kung tawagin natin ay true creation sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha, no? Nakikita natin yung pag-ibig ng Diyos. Kasi hindi ka na yung mga bagay na nasa paligid namin. So kung wala yung mga bagay na sa paligid namin, hindi natin hindi nakapapinabala ng pagkilos natin sa daigdig na ito. Yung inyong mga magulang, ang inyong mga lolo at lola, yung inyong mga kapatid, yung mga bagay na nakikita natin. Pinigit sa lahat, ipinakita ng Diyos sa nagay pagmamahal sa atin sa pamamagitan ni Jesus. So, paano ipinakita sa atin ni Jesus Cristo ang pag-ibig ng Diyos? Paano ipinakita sa atin ni Jesus Cristo ang pag-ibig ng Diyos? Paano? Sa pamamagitan ng parang katawang tao. No? So, si Jesus ay nagkatawang tao. Ang Diyos na nagkatawang tao. At ang Diyos na nag-alay ng kanyang sarili para tubusin ang tao. Sa krus, no? At sa kanyang muling pagkabuhay, no? So, ibigin natin una ang Diyos kasi doon niya tayo tuturuan kung paano ba talaga ang umibig, no? Para tulungan na tayo ng tamang pag-ibig. Yung pag-ibig na, yung bang pag-ibig na inuulong ko, yung pag-ibig na makasarili? So, anong pag-ibig na inuulong ko? Ang pag-ibig na
makasalimin o nagbibigay ng sarili? Yun, no? Kapag umiibig, nagbibigay ka ng iyong sarili. Hindi nag-ibig makasarili. No? So, sabihin mo, ang pag-ibig na nagbibigay ng sarili. Kasi yun yung mahalaga. Kaya nais ng Diyos na siya yung kanyang hindi siya yung una natin ibibigay. Kasi siya lamang ang pwedeng magturo sa iyo kung paano yung tunay na pag-ibig. Doon yung talagang hindi yung natin maunawaan ang pag-ibig na dapat natin pag-ibig. No? Ang pag-ibig na nagbibigay ng sarili. Kaya po, magpasalamat tayo. No? Magpasalamat tayo sapagkat may mga tao umiibig sa atin. No? May umiibig ba sa inyo? May umiibig ba sa inyo? Sino mga umiibig sa inyo? Una-una, sino umiibig sa inyo? Ang kalimutan, no? Ang Diyos ang unang umiibig sa inyo. Inibig ba kayo ng Diyos? Kahit na makulit kayo? Inibig kayo ng Diyos? Kahit na kayo ay makulit? No? Kahit na tayo ay makulit? Ganon! Ganon tayo ay kalimutan. Hindi na ulugan na tayo na lamang ay mananatiling makulit, no? Hindi na sinasabi na, kasi makulit ako, hindi ako ng Diyos, manatiling ako makulit. Hindi, kung ibig sabihin, ganun ba ito yung pag-ibig ng Diyos? Pero dapat tayo rin ay magpapakatinong, no? Kasi kung talagang nalaman yung pag-ibig ng Diyos, no? Ay tayo ay magpapakatino. Malaki. Malaki na ututulong ng pag-ibig. Kaya kung siguro, kinakailangan natin ipakita yung pag-ibig ng Diyos para maraming tao ang tumigo. Kaya, pagpapasinsyahan ninyo, pagpapasinsyahan ninyo kung meron kayong mga kaklase, no? Meron kayong kaklase na magulit, na magulo, no? Baka hindi pa nila nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos, no? Baka hindi nila nararamdaman ang pag-ibig na ibinibigay ng Diyos. Kaya kung umisan, may mga tao sa bahay, no? Kasi pakiramdam nila, walang umiibig sa kanila. Kaya no? Pagdarasan natin, no? Pagdarasan natin, no? Yung mga tao na maramdaman ang pag-ibig ng Diyos. No? Pero ang patuloy natin ipanalangin. Sa darating ng Linggo, ay pagdiriwan natin ang kamustahan ng aming patron. Sino ang ating patron? 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 So, isang mga ay nagtingkod sa Diyos. Bakit? Sabagat naramdaman niya ang pag-ibig ng Diyos. At nais niya ipakita kung paano siya umibig sa Diyos. Kaya siya ay isa ay gumawa ng kanyang mga gawain. Ibinidarasan niya ang mga may sakit.
Patuloy natin yung manalangin. Kung kasi yung ating patron, ipagawagin natin ay patron ng mga may sakit. Ama ng mga dukha. No? So, Jesus Mantir, patron ng mga may sakit, ama ng mga dukha. Pag-iulit na. Jesus Mantir, San Mantir, patron ng mga may sakit, ama ng mga dupa. Isa naman. Ang mga tuloy ng mga hamon ng paninalaman.
Panginoong Tutuwang, sa ngala ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa ngala ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang aming gumipa.
Tumayan mo ang aming mga alay. Tumayan mo ang aming alay. Na nasa iyong bambana. Na nasa iyong bambana. Ngayon si San Carlos. Ngayon si San Carlos. Ay aming inuulita. Ay aming inuulita. Ipagalogong hitoy. Ipagalogong hitoy. Aming pakinabangan. Aming pakinabangan. Ang pagiging masagana. Ang pagiging masagana. Sa buma ng gawaing kabutihan. Sa buma ng gawaing kabutihan. Pakundangan sa bigay mo. Pakundangan sa bigay mo. Sa kanyang malasakit. Sa kanyang malasakit. Sa kapapanan ng marami. Sa kapapanan ng marami. Sa mamahitan ng Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo. Kasama ng Espiritu Santo. Magpasawa ng hanggan. Magpasawa ng hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat siya ay kasalanan. Ama namin makapangyarihan, tunay ng marapang ikaw at ang kasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Carlos Borromeo ay pinaranalan sa kaunuhan ng pagkakulitan at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesucristo na maasahan sa harapatan ay inihayat sa pangasiwa at sambayanan. Ay ang malasakit na magulang sa kapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin, kanilang inuukol. Kaysa ng sarmay ng konditro ng Krisito. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng pag-uri sa iyo na walang humpay sa kalamitan, kami nagbubuni sa iyong kadakitaan. Santo, 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 inyo po niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Ang gabi ninyo lahat ito at inumin ito ang halis ng aming dugo, ng bago at walang hanggang tupad. Ang aming dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, inagawa namin ngayon ang maglaro sa pagamagay ng pagkabuhay mo na pangyayari namin sa iyo, ang ginapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami nilarapan ang tumanong sa sarap mo para maglingkod sa iyo. Isinasabo namin ang kami magsasalo-salo sa kalawaran ng buong ng Kristo ay mabukulan sa pagkakalisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, hinahabi mo ang iyong simbahang nalalan sa buong tingin. Pagkakalisa mo kanina mag-ibigay sa ni Francis ni Pinagalipuha, kanang-kanang kapalihan. Analaanin ko rin ang mga kapatid namin na hinay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ipadalangin natin sa hibig namin pagiging ang ating mga kapatid na lumaho.